kontrobersyo, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report! Hindi pa po tapos ang eleksyon. Ang teleserye ng eleksyon. Ngayon, hinihintay naman ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa mga petisyon na ipatigil ang official canvassing ng Kongreso para sa pagproklama ng nanalong presidente at vice presidente. Parang teleserye. Nung unang bahagi ng teleserye, yung mga kandidato ay nag-iisip pa at nagdidinay, hindi ako tatakbo. Pero pagdating ng filing ng COCs, makikita mo lahat sila ron. Nag-file sila lahat doon. Andun yung suspense kung tatakbo pa sila o hindi. At nangyari na nga ang kampanya. At sa panahon ng pangangampanya, nandun yung daksa ng mga tao sa mga rallies ng mga iba't ibang kandidato. Yung mga pagkakataon na hindi inaakala ng marami na mangyayari na ganun kalaki ang supporters at dumadalo sa rally ng ilang kandidato. At nandun pa rin ang suspense kung sino nga ba mananalo. Nangunguna noon si, of course, dating Senator Pongbong Marcos, mga pangalawa, si Vice President Lenny Robredo. Pero yung dami ng tao doon sa mga rallies ni Vice President Lenny Robredo, nakapag-isip yun iba, naku, baka nga manalo sa pakita ng tao, sa dami ng mga tao na dumadalo sa mga rallies. May pag-asa, kahit na sa mga surveys ay sinasabi na malaki talaga ang lamang ni Bongbong Marcos. Kaya yan po ang suspense nung araw ng eleksyon. Of course, bago dumating ang eleksyon, nandun din. Inapangan ng sambayanan ang desisyon ng COMELEC tungkol sa disqualification cases laban kay dating Senator Bongbong Marcos Jr. Isang twist na naman ito. At nag-desisyon na nga ang COMELEC na hindi dapat i-disqualify si Bongbong Marcos at nangyari na ngayong eleksyon. At nagulat ang marami. Isang twist na naman na 2 oras matapos magsara ang mga presinto nandito na dagsa na yung mga resulta. At bago matapos ang araw nakikita na medyo malinaw na kung sino ang nanalo. Uy! Nagulat ang maraming tao na nanunood sa teleserye na ito. Ngayon, nanalo na nga si Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. At ito na naman. Ito na naman ang isang twist. Meron na naman nag-file mismo sa Korte Suprema na dapat i-disqualify ang nanalong kandidato because in the first place, sabi nila, dapat doon palang na-disqualify na siya. Hindi siya kwalipikado because of his cases. Kaya, ngayon, ang iniintay naman ng sampayan ng Pilipino matapos ang ilang seasons ng teleserye na ito ay kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema at ano ang implikasyon nito. Sabi nung, hindi ko alam kung sinong bida tsaka pagdito rito. ang sabi ng mga nag-file, dapat raw mag-issue
patigil ng Korte Suprema yung magiging proklamasyon at pagbilang ng Kongreso na naaayon yun ang sinasabi kasi ng Salikang Batas. Eh, sabi naman ng kampo ni Bongbong Marcos, hindi. Eh, sabi ng Salikang Batas eh, inuutusan talaga at hindi dapat lapagin ito na 30 days after the elections, kailangan buksan na ng Kongreso ang mga COC, yung mga certificates of canvass at bilangin na ng Kongreso upang opisyal na maiproklama ang nanalo. Ah, kailangan mangyari ito before June 30, 2022. Kung hindi, nako, pagkakaroon ng constitutional crisis. Ngayon ang tanong. Ngayon ang inaabangan ng tao. Ano magiging desisyon ng Korte Suprema? Pipigilan ba ng Korte Suprema ang pagbilang at opisyal na proklamasyon ng Kongreso? At anong mangyayari sakaling mangyari itong mga bagay na ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito po sa ating Umaga Diaz Report. Magandang umaga po, Henry Umaga Diaz. Ngayon pong Sabado ng umaga, May 21. Konti na lang. Next month, June na. Ilang linggo na lang, June na. After ilang months, Pasko na naman. Ganun kabilis ang takbo ng panahon, lalong-lalo na sa bilis na mapangyari nitong first quarter hanggang May. At hanggang ngayon nga, pinag-uusapan pa rin at pinapanood pa rin at inaabangan pa rin ang teleserye ng eleksyon 2022. At hindi lamang sa pang-national, hindi lamang sa pang-presidente, vice-presidente, kundi pati na rin sa mga lokal na eleksyon. Nandun pa rin yung mga sinasabing political dynasty na nalo sa maraming mga probinsya. Yung mga pamilya, nandun pa sila na nakapwesto. Pero may mga pagkakataon din na yung mga walang pera, yung mga walang resources, yung mga walang makinarya, yung mga ordinaryong tao na hindi miyembro ng anumang dynastya ay tinalo yung political families. Isa na rito, si Mayor Rodrigo Onoy Rivera. Siya po ay mula Dolores sa Eastern Samar. At ganun din si Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal. Si Mayor-elect Rodrigo Rivera ay nagtitinda lamang, hindi natin sabihin lamang, kapasabihin lamang, isang marangal ng trabaho yan. Pero siya ay nagtitinda ng gulay. At tinalo niya ang mayor. At ang kamag-anak ng mayor, na tumakbo sa kanyang lugar. Okay, unahin natin si Mayor-elect Rodrigo Onoy Rivera ng Dolores, Eastern Samar. Magandang umaga po, Mayor-elect Onoy. Mayor Onoy. O magiging Mayor Onoy Rivera. Alam niyo, napakatindi ng kanyang pagkapanalo, no? Mula sa pagiging isang tindero ng gulay sa Dolores, Eastern Samar, ay tinalo niya yung alkalde ng naturang bayan. Muli po, magandang umaga, Mayor-elect Rodrigo Onoy Rivera. Good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Okay. Magandang umaga rin tayo. Sandali lamang, Mayor Onoy. No? Magandang umaga rin, Mayor-elect Alan De Leon ng Taytay Rizal. Si Mayor Alan De Leon po,
eh, ang tinalo niya naman ang isang political dynasty, isang well, miyembro ng pamilya na matagal nang nasa poder diyan sa bayan na yan. Decades, ika nga, ilang taon na nasa poder yung pamilya at tinalo ito ni Mayor-elect Alan De Leon. Magandang umaga po, Mayor-elect Alan De Leon. Ayan, good morning din po Sir Henry at sa lahat po ng mga taga-panood at taga-pakinig po natin. Salamat po sa pagkakataon po. Good morning. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagkakataon din na binigay niyo po sa amin at panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Omaga Diaz Report. So, Mayor Onoy, anong ginawa mo? Paano ka nanalo? At bigyan mo muna kami ng iyong background bago ka kumandidato sa pagka-mayor. Mayor Onoy? Unang-una, sir, nag-barangay captain ako nasa barangay ang Dolores Espinsamar. Okay, nag-barangay captain ka. Pero tama po ba ito? Ang naging trabaho nyo rin ay nagtitinda ng gulay diyan sa Eastern Samar, sa Dolores? Opo, sir, opo. Hanggang maging kahit na kayo ay barangay captain, nagtitinda pa rin kayo ng gulay? Noong barangay captain ako, hindi muna ako nagtinda. Nung matapos ako lang mag-barangay captain, nagtinda ako ng gulay at saka isda. Ayun. So bakit nyo naisipan tumakbo? Alam nyo na, sa mga panahon na ngayon, talagang napakahirap tumakbo ng walang pera. Opo, magandang tanong yan, sir. Alam nyo, sir, wala naman akong balak tumakbo ng mayor. Ang kaso lang, napilitan ako dahil sa mga taong nag-ano sa akin na Mayor, tulungan mo kami. Kasi alam mo, sir, ang nangyayari dito sa amin sa Dolores. Matagal na. Nag-mayor si Mayor Bilcarillo ng 36 years na nag-ano siya, nanungkulang ng mayor. At tapos, tinignan namin yan na walang vice mayor na Bilcarillo. Ngayon, nag-mayor si Antonio Tony Rivera ng tatlong Timino, 9 years siya nagserbisyo, walang vice mayor na Rivera. Ngayon, sir, alam mo nangyayari ngayon, sa totoo lang, yung nangyayari ngayon, nagkadalawa itong magkapatid na tumakbo ng mayor, yung isang vice mayor. Kaya yan, napilitan ako dahil yung mga konsyal sa kanila na kansyado na yung konsyal, ngayon napilitan ako dahil magkapatid itong Bumangga. So magkapatid yung kalaban nyo? Opo, kasi yung dating mayor, nag-vice mayor na lang, yung kapatid niya, yung doktor, yan ang nagano ng mayor. Oh, okay. Siya ang tumakbo naman ng pagka-mayor. Opo. So mabibigat pala ang kalaban nyo, no? Meron doktor, dating mayor, dating vice mayor. Hindi po. Mayor yan ngayon. Hindi tumakbo okay. Ng mayor. Yung kapatid na yan ang tumakbo. Nag-vice mayor na lang. Yung dating mayor, tumakbo naman ng pagka-vice alkalde. Opo. Nanalo ba? O natalo? Nanalo, sir. Kasi walang kalaban. Walang kalaban. Okay, so inaasahan na siya magiging kasama mo diyan sa pagiging opisyal ng inyong bayan diyan sa Dolores Eastern Samar. Okay po ba kayo ron o medyo nangangamba kayo? Ano sir? Ulit. Yung vice mayor nyo ay ang dating mayor
na ini, well, siguro kung ako ang, well, ang mag-iisip bilang ordinaryong tao, eh mukhang nag-slide lang ng konti, pero makakalaban nyo rin yan after 3 years. Yes, sir, yes. Oo, anong pakiramdam nyo ron? Ang sinasabi ko lang sa kanila, sir, sa totoo lang, ang sinasabi ko sa kanila, dahil inanat tayo ng mga tao, binutusan tayo ng tao. Ang gusto ko lang sa kanila, lahat tayo magserbisyo. Kahit maging ano tayo, naging kalaban, dahil binuto tayo ng tao, magtulungan tayo para sa kamabuti ng bayan. Magandang pananaw po yan. No? Magandang pananaw yan. Ngayon, anong ginawa nyo? Anong ginawa nyong paraan para manalo, considering na kulang kayo ng resources? Opo, tama ka, sir. Alam mo, nakakatawa at nakakaiyak ito. Dahil alam mo, wala tayong makinaryas. Lahat na nandoon sa kanila. Lahat na, yung mga sasakyan, pera, yung pinag-aralan. Yan, nandoon na lahat. Ako, alam mo, sir, sa totoo lang, napakahirap ako. Mahirap ako na tao. Uh-huh. Pero mayaman ako sa pagkikasama ng tao. Dahil mula nang civilian pa ako, hindi pa ako nagbabarangay captain, hindi rin ako ng isda, marami ako nang tutulungan ng tao. Kaya iyan naging ano ko na mag-ano ako, mag-mayor. Kandidato na yung pa- talaga eh. Talaga sinuklian kayo ng tao na tinulungan nyo at minahal nyo. Opo, sir, opo. Oo, para sa inyo, anong nakikita nyo dapat mag-uwing dyan sa Dolores Eastern Sama? Ay, marami akong mababagong, sir, pag ako lang topo na. Dahil alam mo, ang unahin ko, yung mga importante sa mga tao. Walang una, hospital, irrigasyon, patubig, drainage system, street light, farm to market road, yung mga ano namin, yung katulad ng ano, yung mga harvester, yung pag-aano ng mga palay. Yun. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Nung panahon ba na tumatakbo kayo, ano naging problema? Ano yung mga hamon na kinaharap nyo nung tumatakbo kayo? Alam natin na wala kayong gaanong resources, pero anong paraan ang ginawa nyo para mapunan itong pagkukulang na ito? Alam mo, sir, sa totoo lang, yung nangyari dito sa bayan namin, totoo namang itong kwento na ito. Alam mo, sir, noong 2020, nag-pandemic tayo, napakahirap ang bayan namin. Dahil alam niyo, ang pinalabas na lang tao, isa lang. Bawat isang bahay, isa lang pinalalabas para bumili ng isda, bumili ng mga bisina, ganun-ganun. Napakahirap. Yung mga binibigay, sir, galing sa national, region, province, at saka municipal, alam nyo, sir, hindi lahat nakakatagamtang ng tao. Dahil alam mo, pag sa kanilang tao, binibigyan nila. Yung ibang tao, hindi na nakakarating sa mga kababayan natin. Kaya yan ang nakapag-untok sa akin na kumandidato ng ako ng pagkamiyon. Dahil alam mo nangyayari, sir, lalong lalaro lang mo mahihirap. Pag hindi nila kilala, pag sa kanilang tao binibigay. Pag hindi, hindi binibigay. Yan ang nangyayari dito sa amin. Naku, yung tayo-tayo system. Ano po? Nangyayari pa pala yan? Sa mga... Oo. Nangyayari yan dito. Alam mo, sir, maraming ang nasayang ng mga bigas. Itong bigas na yan, hindi naman dito sa municipal yan eh. Galing yan sa Canadian country. Ano yan? Uh-huh. Ano yan ang region? Lahat ng barangay makakatagamtan yan. Ang kaso lang, ipinahold ng mayor natin. 2 beses sila nakapunta sa barangay, ang taga-region, tapos ipinahold nila dahil sila na lang magbibigay. Ayun, alam mo, sir, marami dyan sa municipal yung mga mudpak. Nasira na lang yung mga bigas, salmon. Wala na. Hmm.
Okay. Yun ang dahilan marahil kaya tinulungan kayo ng napakaraming mga kababayan nyo dyan sa Dolores. Ano po? Yung mga ganong mga pangyayari. Opo sir, maraming gutom noon, panahon. Tapos hindi naman binigay. Ngayon, aywan ko kung itatapon nila yun, kung ano. Mm. Okay. Ako, congratulations po, Mayor. At siguro, good luck na rin sa susunod na 3 taon sa inyong panunungkulan dyan sa inyong bayan. Thank you po, Mayor. Salamat din. Salamat sa lahat na nakikinig. Salamat po. At magandang gabi sa inyong lahat. Iyan po si Mayor-elect Rodrigo Rivera ng Dolores, Eastern Samar. Tinalo po niya. 36 years in power na pala yung pamilya na tinalo niya. At well, from barangay captain, naging magtitinda ng gulay, hanggang sa himimok ng kanyang mga kaibigan, natagpo at labanan ang isang kandidato na napakatagal na ang pamilya sa pwesto. At isa pa, yung kausap natin kanina, si Mayor Alan De Leon ng Taytay Rizal. Ito, decades din, ano po, yung inyong natalo sa poder dyan sa Taytay. Yes po, ano, Sir Henry, bali, since 2004, sila na po yung nakaupo po dito sa Taytay. Then natapos yung term, then nakabalik po. So almost 15 years na siya po yung nandito sa pagka-mayor po ng Taytay. Uy, bago kayo kumandidato sa pagka-mayor, ano po ang inyong naging trabaho o posisyon? Barangay captain din po ako ng isang barangay dito. Dolores din po ang pangalan ng aming barangay. Ah, kita mo nga naman parehong Dolores pala. Pwede si Dolores. Opo, buta. Sakto. Exacto. So, pagiging barangay captain, marahil na problema din kayo sa inyong resources. Ano po, sa pagtakbo sa isang incumbent, laban sa isang incumbent. Opo. Po naman na, sir. No, talaga kong pagka ho yun ang pinag-uusapan, lagi kong binabanggit, dehado, laging kulang, parang 1-5. Laging ganun po ang nagiging usap-usapan ho dito nung bago magkampanya. Siyempre ho, hindi natin nga kayo matapatan yung resources ng incumbent, pero tang namayani ho yung boses po ng mamamayan po ng Taytay. Parang sabong lang, oh. Parang karera lang na pabayo. Dinago niya. yung ads laban sa inyo ay 5-1. Sinasabi. Opo, laging ganun. Eh, ano ganunang paraan nyo? Para, you know, para malagpasan nyo yung hamon na yun. Wala kayong makinari. Wala kayong pera. Mm-hmm. Ano po, bali po, for example, yung ginawa po namin, wala ko kaming stage na malalaki. Yung mga magarbong stage na may mga LED wall. Ang ginamit po namin yung hagdanan na usually ho ginagamit sa mga pagpipintura, yung hagdanan po na nakaganyan. Yes. Pag marami ho ng tao, para humakita ho kami, may ilaw ho kami dala-dala. Nagsumasamba kami sa hagdanan, lahat po ng kandidato, yung aking vice mayor na kasama at mga konsehal, yun po yung ginamit namin. And so, ang nakaganda ho dito, Sir Henry, pag hagdan ang gamit namin, nakakaikot kami sa mas 3-4 na station dahil wala kami masyadong nagliligpit. Yun po, then nakita ko ng mga tao yung pagiging resourceful po namin ng mga panahon na yun. So, kaya po yung hagdanan po, isa po sa mga sikat po na nagamit dito sa bayan ng Taytay po ngayon. Kita mo nga naman yung hagdanan yung stage mo, ha? Opo, yun po. Ganun po yung ginawa po namin. Para ho makakaupa po dun sa talaga hong, kasi medyo malaki din po yung bayan, eh. So, nakaikot po kami ng hosta. Eh, paano? Yung mga dumadalo, marami naman dumadalo nung mga nagrarally ka gamit ang hagdanan. Awa po ng Panginoon. Mostly ho yung aming mga rally nun, eh. Wala na rin ho upuan kasi para ho mas nakakapunta ho yung mga tao. Then in-explain po namin ano ho yung aming mga gagawin. You know, nakita nila na
meron pa palang pwedeng gawin at meron pang dapat magawa sa bayan. So, pero yun, usually sa mga eleksyon, napakalaking bagay yung suporta ng mga barangay leaders para sa isang alkalde. Dapo, kayo eh, barangay leader din kayo. Gaano kalaki ang nakuha niyong suporta sa mga kapwa barangay leaders? Balililima po kasi yung barangay namin dito sa Taytay. So, ako po yung sa isa, tapos yung isang mas malaking barangay po sa akin, San Juan. So, to yung pong iba, syempre ho, may kanya-kanya ho ng mga choices. So, bali ho, dalawa, tatlo ho yung nangyari ho sa amin. Dalawa kami, tapos tatlo ho doon sa kabila. Oo. Oh, so, mas marami pa rin sa kabila. Tatlo yung mga barangay leader. At yung pinakamalaki, nasa mayor. Nasa amin, nasa akin na dalawa ko kami. Laking bagay nun. Although naging maingat din po siyempre sila dahil meron hong binabanggit na dapat non-partisan ng mga barangay. Yes. So, pero in reality, I mean, alam naman natin yan. Napaka-importante ng suporta ng barangay leaders para sa isang kandidato. Meron mga pagkakataon, Mayor Alan, na parang nag-give up ka na dahil sa tindi ng inyong kalaban? Opo, madami po yan. Lalo ho pag bumabagsak na ho yung napakadaming mga pamigay, mga bigas, gamot, lahat po ng sari-saring pamigay na ibabaho dito eh. Yung mga kilong mga bigas, grocery packs, then mayat-maya ho yung bombarding ng mga sa social media. Ayoko naman nung sabihin na sila, pero mayat-maya ho yun, yung may mga upopost ng ganito, mga dummy accounts. Ang ginagawa na lang ho namin, hindi namin papatulan din. Magpapray kami na. Sabi ko, matatapos din po yan. Panahon naman po ng election, kaya ganyan po ang nangyayari. So, lumapit, mas ginawa po namin. Mas talaga nagpaka-busy po kami sa pag-iikot. Dahil nalimbang na kami. Nakalimutan na namin yung mga problema na nakakapagpahina. So, malaking bagay po talaga yung itatakbo mo na lang sa tao yung mga naiisip mong nakakapagpahina ng loob mo. Dahil na, ayun, tuloy-tuloy na ho si Henry. Pero looking back, nanalo na kayo. Pero looking back, iniisip niyo ba talaga na mananalo ka? Yun na lang po yung parang pampasigla po ng grupo kasi hindi ako pwedeng makita na patalo na o parang nanlalambot o nangihina ka na to, nawawala ka ng loob. So yung mga kasama ko baka hindi na rin makampanya. So with prayers and with the support of the, kasi medyo maano ho yung mga tao dito, very vocal na doon sa change na gusto nila. So we have this tagline po na maiba naman. So yun ho yung lagi namin sinasabi, a change of leadership po sa Taytay. So yun po yung napakinggan po ng mga kasama natin dito sa aming bahay. Magandang ano yun, magandang slogan yun, maiba naman. Napakasimple pero very effective ha. Maiba naman tayo. Sagad raw yun. Ngayon, nagbibilangan na at medyo lumalamang kayo, ano pumapasok sa isip mo? Ano po, naisip po namin yung hirap. Medyo maaga ho kasi yung nag-open agad, dumating agad yung mga unofficial result dahil may mga tao naman po tayo na nagpa-volunteers. Nung pumasok ko yung first five na untrend ho ay lamang ho tayo ng 150, 200 kada presinto, talaga ho medyo nakakagaan. Wala pang tulog lahat. So naisip po namin talagang posible ho pala. Naging agam-agam po sa amin yung kasi may nakatakbo ho, nakapareho ko ng pangalan halos. So naging malaking agam-agam po sa amin yun dahil kada presinto may boto eh. Umabot ho ng 5,500 yung naging nabuhang boto nung kapangalan ko. Alam nyo naman, hindi naman lingid po sa na may mga nagpinapatakbo ho na kapangalan ng isang kandidato. So yun yung fear namin. And, Pero at least, 500, hindi masyado naka-apekto. Hindi naman no masyado. Yung 5,500 po ay... 5,000? 5,500. Opo. Pero malaki-laki rin pala yun, ha? Malaki din po. Na-shed sa boto nyo. Ngayon, nanalo na kayo. Nandiyan na yan. Oo, sir. Ano ang...
changes. Sabi mo nga, dapat maiba naman. So ano magiging pagkaiba? Pagkakaiba ng isang Mayor Alan De Leon sa susunod na tatlong taon dyan sa inyong bayan? Yung talagang hinihiling ng tao, yung isa sa talagang request nila is ma-decentralize yung mga serbisyo. For example, yung pong mga ayuda, tsaka po yung mga benefits ng senior, maihatid po sa kanila, bahay-bahay. Siyempre, panahon ng pandemya, mobility ho ng tao, talagang Sir Henry, gusto nila yung maihatid sa kanila. Let's say, yung mga ginama po namin promises, yung pagbibigay po ng maintenance and gamot, ihatid din sa mga bahay. Kung ano yung kayang magawa ng LGU to decentralize yung services, yun po ang talagang gagawin po natin. Ilapit yung serbisyo sa mga kababayan po namin dito sa Taytay. Congratulations! Good luck na rin. Thank you din, sir. Alan De Leon. Salamat po. At my pleasure po. Maraming salamat. God bless po, sir. Thank you. God bless. Stay safe. Po. Bye. Thank you po. Bye. Ang Umaga Diaz Report ay magbabalik po ilang sandali po lamang at pag-uusapan natin. Yung unang nabanggit ko, ano po, from local, aakyat tayo sa ating issue sa national naman. Sa mga nagbabagang issue na kinakaharap ngayon ng katatapos na eleksyon at bahagi pa rin ng tinatawag kong election teleserye. Sa pagbabalik po ng Umaga Diaz Report. Umaga Diaz Report. Henry Umaga Diaz. Umaga Diaz Report. Umaga Diaz Report and Umaga Diaz pa rin po ngayong Sabado ng umaga. Makakausap po natin, malay niyo pa. At nasa Zoom po, via Zoom. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon. Si Attorney Emil Marañon, isa pong Batikan na election lawyer. Magandang umaga po, Attorney. Hi, Sir Henry, good morning po. Good morning sa lahat na nakikinig po na inyong programa. Maraming salamat po again sa imbitasyon. At ang pasasalamat po ay mula sa amin. Naku, thank you po sa pagtugon. Ganun din si Professor Ma Maria Ella Atienza. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga, Henry. Magandang umaga, Attorney Emil. Good morning, po. Thank you, Prof, sa pagtugon niyo sa amin dito sa Umaga DSC4. Salamat din sa imbitasyon. Ang pinag-uusapan, ika ko nga kanina, sana naman huling bahagi na ito ng teleserye ng eleksyon na ito. Maraming suspense, eh. Kala natin pagkatapos ng eleksyon, tapos na. Ngayon meron pa pala mga issues. Hindi pa pala tapos yung disqualification case na hinahin sa Pomelec at binasura ng Pomelec laban kay Bongbong Marcos. Ngayon dumiretso na sa Korte Suprema ang mga petitioners para ipatigil naman yung proklamasyon. Maaring proklamasyon o pagbilang ng COCs ng Kongreso na tinatakda po ng ating salingang batas. What do you think of this, Attorney? Attorney Emmy? Well, yung tama yung sabi mo, no? Yung sabi nga nila, wala pa tayo dun sa exciting part. Yung parating pa lang tayo sa may exciting part. So, unang-una, as you mentioned nga, merong existing disqualification at cancellation cases si Mr. Marcos na final way back in October dito sa Comelec po. So, ang parati kong sinasabi, hindi ko di maintindihan bakit after election pa na-decide ng Comelec ito. Usually po, kung titingnan natin in past elections, usually as early as December, tapos na po ito sa level ng Comelec. Andun na po yan sa Korte Suprema. In fact, before election, meron na po decision ito sa Korte Suprema. Because we have to consider na sa mga kasong disqualification or cancellation, ang Comelec po, hindi po siya yung final arbiter. In other words, parang sa gitna lang po siya, yung parang midway lang po siya ng proseso. Ultimately po, lahat ng kaso, umaakyat po yan sa Korte Suprema. And sana po, yung mas magandang proseso sana dito is natapos sana ng Korte Suprema ito bago ang eleksyon.
But ito nga po, ito na nga po tayo sa situation na after election na na-decidean, yung kaya for the first time, nagkakaroon tayo ng usapin tungkol dito, ano ang magiging epekto nito sa canvassing at saka sa proclamation. Na sana wala po sanang pinag-uusapan na ganitong issue kung na-decidean sana ito na mas maaga ng Comelec. Yun. Ang dami kasing disqualification case na hinahin sa Comelec laban kay Bongbong Marcos. So, yung dalawa, maaga na resolve, tututusin. Final na petition, na-decide na after, ilang days lamang after the election. Oo, yung parang one day after election, but we have to take note po, yung NBank, lahat ng kaso po, may ibang kaso na mas naagang na-decidean, kaso nga lang po, nagkaroon ng motion for reconsideration dito sa Comelec and Bank. And of course po, pag nagkaroon ng MR, aantayin muna na mag-ruling yung Comelec and Bank, which nangyari nga lang po yung kanilang desisyon, lumabas lang po after na po ng May 9 election. So ito po yung sitwasyon ngayon na hinaharap natin. Ay, hindi naman maaaring magdumiretso noon yung mga petitioner sa Korte Suprema dahil ibabalik lang ng Korte Suprema sa Comelec. Opo, hindi pa po pwede because pwede lang po iakyat ang isang kasong petition for certiorari pag wala na pong plain, specific, or adequate remedy available sa petitioner. So in this case po, merong pang motion for reconsideration. So sa general po, as a general rule, bawal pa po umakyat sa Korte Suprema pag hindi pa po tapos yung box sa Comelec. Oh. Eh ngayon, nagkaugat na naman ng panibagong twist doon sa plot. daming issue na umusbong eh. Eh tanong natin si Professor Atienza, ano nakikita niyong epekto na ito? Na itong mga petition na kung sakaling magpasya ang Korte Suprema, sabihin na natin na mas maaga, ano nakikita niyong epekto sa atin, sa ating lipunan, sa ating bayan, itong mga kaso na ito, especially itong sa proklamasyon sa Kongreso? Oo, kasi talaga naman na ang final arbiter dito sa issue na to ay ang Supreme Court. So yung ginawa ng mga petitioners ay naayon lang sa legal process. Kailangang intayin ang desisyon ng Comelec na nagtagal, hindi kaagad-agad na nagdesisyon sila. Kaya nagka-eleksyon na, nagbibilangan na, at ngayon lang may kaso sa Supreme Court. So, may nagsasabi na baka maging cause ito ng constitutional crisis. Pero ang issue kasi ng constitutional crisis, nangyayari lang kung halimbawa may desisyon ng Comelec at hindi sumang-ayon ang mga halimbawa, hindi sumang-ayon ang Kongreso, yung two houses of Congress, at hindi sumang-ayon yung ibang mga tao. So yun lang yung constitutional crisis. May nagsasabi kasi na pagka nakialam pa ang Supreme Court, pagka nag-issue sila ng TRO, magkakaroon ng constitutional crisis. Pero ang constitutional crisis, para sa amin na political scientists, nangyayari lang kung hindi tatanggapin yung desisyon ng Supreme Court. Kasi naayon naman sa constitution natin, sa legal process natin, na ang may huling say dyan ay yung Supreme Court. Parang yung nangyari nung EDSA 2, may Supreme Court yung nag-decide na rightful o legal yung pag-assume ng presidency at that time Vice President GMA kasi bakante yung posisyon ng presidente. So yun na yung ruling nila doon. So ang constitutional crisis mangyayari kung hindi tatanggapin ng ibang institusyon at ng ibang mga tao at iko-question pa nila yon. Ewan paano kung pigilan daw ng Korte Suprema yung proklamasyon at mangyayari na yung bilangan ng COCC ma-delay beyond June 30. Isang senaryo din po yun, ano? Oo. Doon, kailangan sumunod sa sasabihin ng Supreme Court yung mga in charge sa pagbibilang at saka sa proclamation.
At nakalagay naman sa saligang batas natin, ano mangyayari kung bakante pa yung office ng president at saka ng vice president? Ngayon, isa na namang question. Halimbawa, puro naman ito scenarios lang. Eventually, Korte Suprema. Although, sabi ni dating Solicitor General Estelito Mendoza, abogado ng kampo ni Marcos, na walang kapangyarihan daw ang Korte Suprema na maglabas ng TRO doon sa proclamation. Dahil ayon sa saligang batas, yung Kongreso dapat magbilang na within 30 days after the election, hindi dapat, wala rin kapangyarihan pipigilin ito ng Korte Suprema. Would you agree, Attorney? Well, una-una po, i-clarify natin, no? Yung Supreme Court po, may injunctive power yan. Ibig sabihin, kung may pending na kaso sa kanila, pwede po maglabas ng kautusan ng Korte Suprema na pigilin ng isang act or gawain ng isang institusyon ng gobyerno. So tinatawag natin yan temporary restraining order. So pwede pong gawin ng Korte Suprema yan considering the fact na meron pong pending cases before the Supreme Court right now. And second po is of course under Republic Act 6646. Pag merong disqualification cases or denied due course petition na pending sa isang korte, in this case, the Supreme Court, meron pong power ang korte na i-suspend yung proklamasyon po. Nakasulat po yan sa Republic Act 6646. And as mentioned nga po ni Professor kanina, wala din pong constitutional crisis na mangyayari considering the fact na sa Constitution po, predefined naman at saka na-anticipate naman lahat ng situation na ito. So for example, sa Constitution na yung nakalagay na if the president fails to qualify, for example, for the moment, pagdating ng June 30, the vice president can act. Ibig sabihin, pwede po siya maging temporarily, maging presidente in his or her acting capacity po. So in other words po, hindi naman totoo na magkakaroon tayo ng power vacuum just because hindi na-proklama si Mr. Marcos. Meron pong predefined na solusyon naman ang konstitusyon if ever na mangyari po ito. Oh, okay. Yeah, the vice president. Pero hindi dapat lumagpas ng June 30. Ibig sabihin ng vice president hanggang June 30 lang. Opo, but ibig sabihin po, wala naman kasing question kay presumptive Vice President Sara Duterte, wala namang pending case sa kanya. So in other words, for pagdating ng June 30 po, I would assume wala namang legal impediment na para maproklama siya bilang presidente. So now na vice president, I mean. So ibig sabihin, under the rules sa Constitution, if ever the president fails to qualify, the vice president can act as the president. So pwede po siyang maging temporary president if in case po na hindi pa po maproklama si Bongbong Marcos. So parte naman po yan ng na-anticipate naman po ito ng Constitution at ng ating batas po. Prof, kayo rin, you agree na wala kayo nakikitang constitutional crisis sa mga senaryo na ito? Oo, kasi nakalatag naman sa mga batas yan, sa konstitusyon at ibang mga batas, magkakaroon lang ng crisis kung hindi i-honor nga ng ibang institusyon at ng ibang mga tao yung desisyon ng Supreme Court. Pero isa pang napakatindi nga ng election ito, yung division sa ating bayan, yung medyo malaki, no? Dahil sa nagdaang election. Pero yung mga ganitong mga pangyayari, kung sakali, kung ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema, may nakikita ba kayong, dapat bantayan o pangambahan ng taong bayan? Siguro yung dapat ay mahinahon ang lahat ng mga parties dito sa issue na to at dapat din ay sabihin ng mga parties involved na hindi dapat masyadong
emosyonal ang mga tao dito sa issue kasi napaka-importanteng bagay nito. Dadagdagan pa natin kung magkakaroon ng awayan. Kasi nga, hating-hati na ang mga tao. Makikita natin hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sa social media. So dapat maintindihan nila na itong prosesong ito ay bahagi ng ng political process natin. Hindi laging nangyayari pero available itong proseso na ito at nagkataon kasi ang ugat nito ay hindi nabigyan kaagad ng desisyon ng COMELEC. Kaya tumagal yung issue na abutan na nagka-eleksyon na at nagbibilangan na at malapit na yung canvassing ng Senate at ng House of Representatives. Alam niyo, ang daming conspiracy theories na lumulutang ano, dahil sa mga senaryo na ito. Kabilang na dyan, halimbawa, ito pa yung isang tanong. Halimbawa lang naman, ma-disqualify, finally, nag-decide ang Korte Suprema, ma-disqualify yung nanalo presidente, sinong papalit? Yun ang tanong, yung natalong karibal ba o yung nanalong vice presidente? Well, it could further divide. Ano po? Yung mga ganitong issue. Ano po, Prof? Oo, kaya dapat nakikinig tayo sa paliwanag ng mga legal experts kung ano yung mga tamang paraan at proseso at ano yung mangyayari na pagka cancellation ng certificate of candidacy, sino yung papalit at kung disqualification ang maging decision, disqualified, iba rin ang magiging tugon kung sino yung papalit. Kaya mahirap na laging ang tinitingnan lang ng mga tao ay yung nababasa nilang mga kwento-kwento sa social media. Importante na maintindihan nila yung proseso. At sa tingin ko, malaki yung papel ng mga ganitong diskusyon sa media, malaki yung papel ng mga eksperto dito sa electoral process na bahagi ito ng electoral process. Marami yung nagugulat dahil nga first time ito na ginawa. Pero may mga batas na pagbabatayan na posible ngang mangyari ito. At bahagi ito ng proseso sa Pilipinas sa pagsisettle ng mga problema na related sa eleksyon at paghahalal ng ating mga opisyal sa bayan. Napag-usapan po natin ang division. Ano po? Na na-create nitong eleksyon na ito, nitong panahon, lalong-lalo na ng kampanya. Ngayon, ang nanalo sa pagka presidente, although kinakailangan ng proklamasyon pa nga po ng Kongreso para maging opisyal, ay nanalo sa tema ng unity, pagkakaisa. Pero sa inyong palagay, Prof, paano po ma-achieve ito sa lalim ng division? Pagkakahiwalay-hiwalay natin after this election and sa mga issues na kinakaharap ng papasok na administration, how can the incoming administration achieve this unity sa Pilipino? Anong dapat gawin? Masyado na talagang polarized ang Pilipinas at na nakikita natin yung division na to sa resulta ng election, pero malaki ang burden ng nanalo kung base sa numero ng nakuha niya, kung halimbawa hindi siya i-disqualify o hindi ika-cancel ang kanyang certificate of candidacy, kung siya ang magtutuloy-tuloy na pangulo, ay kailangan actually sa ngayon pa lang ay inilalahad na niya sa mga tao na hindi na dapat nag-aaway, nagbabangayan, at dapat naglalahad na siya ng ano ang mga concrete steps para kasi yung message niya, di ba, babangon tayo. So paano tayo babangon? Ano ang economic recovery program niya? Kailangan malinaw na at this point, sino ang mga bubuo ng economic team niya? Kasi around this time in 2016, malinaw na yung mga ia-appoint ni Pangulong Duterte. Meron ng yung economic team niya, meron ng
agenda tungkol sa ekonomiya at iba pang bagay. So ngayon, ang mga kailangang pagtuunan ng pansin kaagad-agad ay ano ang mga gagawin pagdating sa pagbangon natin sa pandemya, pagbangon sa pagkakalugmok natin sa economy, at sino ang bubuo ng gabinete para magkaroon na ng level ng confidence and at the same time signal to people that they that the new administration will be willing to work with other people at hindi dapat naka-focus sa. So ano ang burden ay nasa mahalal na pangulo na ano ang dapat siya ang mag-set ng example. Ano ang unity, hindi yung unity na namimilit kundi yung unity na pagkakatiwalaan siya, lalong-lalo na ng mga tao na hindi siya ang ibinoto. So he has to convince the rest of the population, kahit sabihin na majority yung bumoto sa kanya, overwhelming yon, pero malaki ring percentage yung hindi bumoto sa kanya. Hindi ibig sabihin hindi na sila ma-matter for the next 6 years. So paano niya ikukumbinse itong mga taong to na he means well when he means unity ang kanyang goal at babangon talaga tayo? So sa palagay niyo, isang epektibong paraan para maipakita mo talaga yung pagkakaisa, mag-appoint siya sa kanyang gabinete ng mga tao o tao na identified kahit pa paano sa ibang political spectrum, di ba, sa opposition? Pwede yon, pero dapat competent din sila. Hindi lang yung, ay kasi para may message ng unity, yung mga ibang grupo isasama ko. Kailangan din yung competent talaga. O kaya, pwede siyang maglagay ng mga tao na hindi identified sa kanyang grupo, hindi rin identified sa ibang mga tumakbo, pero competent. Kasi yun ang kinakailangan natin. Kailangan na yung cabinet ay competent people, kasi hindi naman lahat ng mga departamento ay may expertise yung pangulo. Kailangan ng tutulong sa kanya para masolusyonan yung andami nating problema sa ngayon. Sa ngayon yung mga announcement si presumptive Vice President Sara Duterte ay gagawing secretary ng Department of Education. Sa Department of Migrant Workers si Susan Tutsople. Si Susan Tutsople, sa akin lang, si Tutsople ang talagang pinaka-qualified dyan sa position na yan. Kasi advocacy niya talaga at trabaho niya ito, yung pagtutok sa ating mga migrant workers. Personally, nakita ko talaga yung commitment ni Tutsople. No? Pero ang maraming tatanong, yung kwalifikasyon ni presumptive Vice President Sara Duterte doon sa Department of Education. Oo. Kasi ang issue dito ay... Oo, yun nga. So, kailangan niyang kumbinsihin ang mga guro, ang mga sektor na bumubuo ng education sector sa Pilipinas, ang mga administrators ng mga schools na paano siya ano na yung agenda niya na komprehensibo, kasi ang problema ngayon sa educational system natin, lalong-lalo na sa public and secondary schools, na huhuli tayo sa mga global standards sa maraming subjects, tapos ang problema natin ngayon ay pagbalik sa face-to-face classes pagkatapos ng matinding lockdown. So kailangan konkreto na at nakikinig na at nagda-dialogue na ang presumptive Vice President sa mga sektor para mapatunayan niya na seryoso siya dito sa paghawak nitong trabahong ito. Right. At pinaka-importante sa puntong ito, magkaroon ng proklamasyon o panunumpa ng tungkulin by June 30. Attorney, no? So kahit ano naman mangyari, dapat matupad yung June 30 na panunumpa sa tungkulin. Kasama niya ba dapat yung Vice President sa kanyang panunumpa ng tungkulin
Eh kasi nag-announce na si Vice Mayor Sara na mauuna siya doon sa Davao na manumpanang tungkulin. Pwede ba yun? Hindi naman po required na dapat magkasabay na manumpa yung presidente at vice-presidente. Kasi remember, sa Pilipinas po, separately ini-elect natin yan, unlike in other countries, di ba? So, wala akong nakikitang legal problem or legal impediment actually na magkaroon ng separate na pag-take ng oath ng vice-presidente po. Okay. Kung halimbawa, mag-decide ang Korte Suprema, of course, before June 30, no? And after mag-oath-taking si Vice Mayor Sara bilang Vice Presidente, would that mean na siya na talaga dapat ang maging Presidente sakaling iba ang desisyon ng Korte Suprema? I mean, sakaling desisyon ng Korte Suprema to disqualify the presumptive President? Epekto po ng cancellation at saka disqualification cases po, hindi nakadepende doon sa whether or not manunumpa siya before ng June 30 or during the start of her term ng June 30. It doesn't matter po. Because ang klaro naman sa batas, nakalatag naman po kung ano yung epekto ng isang denied due course petition at saka ano yung petition ng disqualification case po. So, right, for example, sa disqualification case, yung isang possible successor dyan is yun yung vice-presidente. So it presupposes again na dahil vice-presidente na nga at saka mag-a-apply yung line of succession, it presupposes the situation na nanumpa na po yung vice-presidente bilang vice-president. So it doesn't really matter kung kailan po siya nag-take na oath. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong dalawa. Again, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga BS Report. Thank you po. Thank you, Prof. Maria Ella Apienza. Thank you po, Attorney Emil Marañon. Maraming salamat. Maraming salamat, and good morning po sa inyo lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat. Sana matapos na nga, mga kapibigan, itong teleserye na ito. Masyado nakaka-suspense eh. Habang may mga suspense, mga twist sa mga plot na ganyan, lalong nalilito ang taong bayan. Kinakailangan natin ng stability, kinakailangan natin ng pagkakaisa. Matapos nga, and both our guests agreed na talagang napaka-divisive dito ang election na ito. At dapat talaga mag-decision na once and for all, and sana magkaisa na para na rin sa hinaharap ng ating sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po yan, Umaga Diaz, para sa Umaga Diaz Report. Hanggang sa muli. Siyempre, abangan po si Dr. Luisa Puya ng Daily News. Umaga Diaz Report.